Hello guys, welcome back to my channel. Our video for today is about naman sa ating grass cutter na ating pinagawa kay Sir Drew Odamek. Yan na ating lagi na siya shout out. So yon, and our verse sa Ecclesiastes 4:9, sabi po doon, two are better than one because they have good return for their labor. So yan po. And yun, bago po tayo magpatuloy, shoutout po muna sa ating mga followers, viewers, and subscribers. Shoutout kay Sir Drew. Yan, na gumawa ng ating grass cutter. Ang galing. Parang bago uli. Kahit 2 years nang gamit na gamit. Shoutout kay Inay. At kay Kian. Shoutout kay Sir Glenn Abrasaldo ng Negros. Shoutout kay Sir Anthony Alonso. Mark Anthony Alonso. Yan, shoutout sir. Kay Sir Marlon Bernardo Fernandez, kay Parge William Guzman, and kay Parge Jordi Maloles. Shoutout kay Joga Guapo, kay Sir George Manato. Shoutout sir, kay Ricardo Talban, yeah, kay Drew Kodamek. At shoutout din kay Sir Elino Alina, kay Sir Joppel the Farmer, kay Louis Garcia, at saka po kay Ma'am Therese Kate Sahot and Lani Sandoval. So yun po, shoutout po sa inyo lahat, and let's go guys. So yan ang ating grass cutter, sobrang dumi. Yan, hindi na po nalinisan. At ang naging sira po niya ay itong timing belt. So ang ilan po sa pinaghihinalaan ay spark plug o kaya yung carburetor, pero ayos pa naman po. At yung timing belt ang naging sira. So bumili lang tayo sa Shopee. Ito yung sinend sa ating video ni Sir Drew after niyang malinisan. Yan, medyo malinis-linis na nga. At hinihintay pa dito yung timing belt na in order. So for now ay okay na, malinis na. At marami na rin mga kinalikot pa dyan bago talagang naayos. Yun, kada gamit mo parang brand new uli. Oh, sige sir. Sige. Kada gamit mo ano, magbabibrate, lumuluwag tong idle. Oo. Iyan mo lang, higpitan mo lang ng konti. Pakanan. Oh. Pakanan. Pagka ayaw nang umandar, tas o kaya yung parang pumupugak-pugak, o mayangina. Oo. Higpitan mo lang ng konti ito. Ayan. Mo lang. Para dito yan sa idle. Ah, dun sa ano. Para malakas yung idle niya. Kasi pag masyadong mahina, hindi siya adnap. Oo. Yan si Sir Andrew. Magaling din parang kumutingting ng grass cutter. Ah, dito pa sir yung ano? Yung belt? Ito. Ito yung naging sira. Belt. Yan, tapos ito pinalitan na rin. Itong plug dito, clutch. Ito. Tsaka ito. Yan, ang dami. Gumagawa akong bago eh, kaso hindi na durug-durug na kalitin. Kasi buwang gumawa eh. Halos. Tapos. Halos magto 2 years na itong ating grass cutter. Kaya ano, marami na rin napalitan. Pero ngayon, parang bago na uli. Yan, ito, no? Yung, ano, ito, pa pala, yung ito yung filter. Ito yung pinaltan natin dati. Yan. Ito yung filter niya. Filter naman ng gas sa loob. Sa loob. Pinaltan mo lang, sir? Pinaltan ko, tsaka ito. Matigas na rin. Ah, oo. Yan. Pinaltan ko ng bagong gas light. Talagang solid. Quality talaga dito. Pag may mga grass cutter, malapit lang sa lugar. Dito, sir, Andrew. Ano lang, basic na rin. Quality. So yun, itong ano, clutch. Pagpapalitan yung clutch, ang technique ay, ano sir? Hanapin mo itong walang magnet dito sa may flywheel. Oh, walang magnet, kasi yung kabila niyan may magnet. Ito. Yung walang magnet, pagluluwagan mo, iipit mo lang dito sa may walang magnet. Lupas naman yan eh. Kasi yan yung pinakamatibay na part niyan eh. Oo. Iipit mo lang yan. Tapos, katala na. Katala na. Para hindi masira yung piston. Mm, para hindi masira. Pag higpitan mo sa kabila naman. Sa kabila naman. Ito naman yung ikot niya. Yeah. So yan. Another technique. Tsaka sir, pagka-obserbahan mo itong ano, clutch. Mm-hmm. Pag medyo hiwit na yung ikot niya. Alba, hindi pantay yung pagkakaskas. Oo. Ibig sabihin ano, mayroon kasi itong ano, washer na ano, parang yung wave washer. Oo. Dito.
pag na ano na yun, pagka medyo napisa na. Oo. Hindi na to ano, hindi na to mubukan ng maganda. Palitan na rin 'yan. Oo, palitan na rin 'yon. Nakakabili naman 'yun nakabili sa ano. Naman siya. Sa mga tapos pagka ibabalik mo, lagyan mo ng konting grasa. Nasaan 'yun? Yan, para lang aware tayo dun sa clutch. Yan, ito yung nagpalit tayo. Ano na, gasgas na. Yan, gasgas na bakal na to. Wala na. Ito yung dapat yung, ganito. It, dapat ganito yung bago. So, pagka ganito daw na hindi na balance, ang masisira naman yung makina. Oh, tsaka ano, ibig sabihin nito, yung kabit mo, masyado mahigpit tong kabila. Oo. Kaya ito, ay ito to, mahigpit. Hindi siya bumubuka. Ito lang nagagamit. Ah, dapat bala balance din ang pagka ano, din. Ang pagkahigpit. Huwag mo rin masyadong higpitan. Mhm. Sakto lang higpit. Oo. Kaya nga pag nasira yung washer niya dito. Oo. May washer to dito ng galaw, parang balubulok to. Pag nasira yan, hindi na siya bubuka nang maganda. Mhm. Lagyan mo rin ng konting grasa. Hindi siguro sir ang naging dahilan kaya mahina humatak siguro, ano? Oo, mahina humatak, hindi kumakapit. Oo. Baka isa lang tong ito lang yung kumakapit isa. Oo. Hindi niya nakakapitan ito. Oo, kaya mahina. Kasi ano, yung malakas yung motor mo eh. Mm-hmm. Malakas pa yung hila ng motor mo eh. Oo. Nagtataka ko ito yun. So yun pala. Yan. Kasi yung spark plug mo, ano yun na rin. Yan, okay na. Check. Yan, ito yung binigay nating Mulberry. Dito ka na, Sir Andrew. Yan ay Illinois, sir. Ang variety. Illinois daw yan. Yan yung magandang klase, yung malalaki. Dami na. Yan, buhay na. May bunga na oh. May bunga na agad. May bunga na agad. Ano ito sir? Pagka halimbawa na parang mo, pwede mo rin ibenta eh. Mahal daw yung ganyan? Yung ibebenta mo na ganito na? Nasa 100 to 150 daw yan. Mahal nga yung Illinois eh. Uh-huh. Kasi Illinois siya tayong mahaba. Ito po yung sa paligid ng aming bahay. Sobrang kapal ng damo dahil nasira nga yung grass cutter. Tapos nung bumili kami nung electric na mower, hindi naman kaya yung ganito kakapal na damo. Kaya yon, umpisahan na natin ngayon dahil nagawa na ang grass cutter.